Hi, good day mga ka-LIS. So ngayon naman po ay pag-uusapan natin kung paano ma-resolve ang transfer issue sa LIS. Kalimitan po kasi ang ating mga kasamahan, mga co-teacher, minsan kapag sila ay nag-i-enroll, hindi po maiiwasan na sila ay nagkakamali. Minsan kahit yung learner ay move in, ang ginawa nila ay kiniklik nila ang no. So, ang resulta, nagkakaroon ngayon ng transfer issue. Or minsan naman ay kahit transferee, ginawang no, or kahit hindi transferee, ay ginawang yes. So, yun po ang kadalasan na nagiging issue na yun, nagiging transfer issue sa ating account sa LIS. Dahil nga po sa mga pagkamali na yun. Hindi po talaga maiiwasan, lagi po yan nangyayari, lalong-lalo na ang ating mga kasamahan dahil siguro ay sa dami na rin ginagawa. Kaya hindi rin sila halos, kumbaga hindi sila nagtutok doon sa gawain patungkol sa LIS. Minsan lang nila ginagawa dahil nga busy sa mga reports or sa pagtuturo. Kaya nangyayari, hindi natin maiiwasan na mangyari yung mga ganong bagay. So, tayo naman ng mga ICT, minsan tayo ay tinatawagan nila kapag sila ay nagkakamali, kapag sila ay nakagawa ng mga ganong bagay na hindi naman inaasahan at nagkakaroon sila ng mistake about sa encoding ng LIS. So, tayo ng mga ICT ang kanilang kinukontak para mag-resolve sa mga issue na yun. So, isa po dito ay ito pong pag-uusapan natin ngayon, yung issue about transferred in or transferred out or move in and move out. So, ngayon po ay ituturo ko po sa inyo kung kayo po ay bago pa lang po sa ganitong issue. So, ito po kasi ay nadaanan ko na at naranasan mismo sa aming school, sa aming account na ganun nga po ang nangyari. Biglang may nagtawag sa akin na advisor na siya po ay nagkamali or nache-check ko rin po sa dashboard sa account ko bilang ICT at nakikita ko na may mga transfer issue nga. So ngayon po, ito na po ang ating pag-uusapan kung paano po ma-resolve itong transfer issue or transfer dispute sa LIS account natin. Ayan po, kung makikita nyo po, mayroon pong nakalagay na one enrollment with dispute. So, kapag ito na po yung makikita ninyo, itong one enrollment with dispute, ito lang po ay patunay na nagkamali po sa pag-encode or sa pag-click. Isa po sa mga kasamahan namin ay nagkamali, kaya ito po ang lumabas, one enrollment with dispute. Ang isang learner ay maaring na-click niya na no, samantalang ang bata ay move in. So, paano po ito siya ma-solve? Ayan, kapag i-click po natin yun, lalabas po sa profile ng bata, may nakasulat po sa status ay transfer issue. So, para po sa kaalaman ng lahat, kapag ito po ang lumabas, kapag i-click po natin itong profile, ito po ang magiging mukha ng kanyang account. So, wala po ang correction of basic profile. Ang lumalabas lang po ay ang update other data. At itong update other data, kapag i-click po natin ito, hindi po natin ito mag-click, hindi po natin siya ma-fill upan or maayos ang kanyang mga data. Lalong-lalo na po, yung basic profile, hindi po talaga siya lumabas. So, ang mangyari lang, pwede lang natin siyang i-view, history, or ma-click din, ma-transfer sa section. So, pero ang pag-ayos po nun, ang pag-resolve po nun, ng issue na yun,
ay hindi po mangyayari kapag i-click natin sa profile. So, ano po yung gagawin natin, mga ka-LIS? Okay, so balik po tayo sa dashboard. So, ito po yung dashboard. Alam po natin na mayroon pong isang pending issue or enrollment with dispute or enrollment transfer issue. Alam po natin. So, ang gagawin po natin, mga ka-LIS, ay pupunta po tayo dito sa data corrections. Yan, i-click po natin ang data corrections. Makikita po natin dito sa enrollment with dispute. So, once na i-click natin ang enrollment with dispute, makikita po natin kaagad sa baba, may nakasulat po dito na transfer dispute. So, transfer dispute and then ang LRA ng bata at syempre, ang name din niya, ganun din itong action. So, may nakalagay po na action. Sa baba, may nakasulat po na move in. So, ibig sabihin po, ang bata ay move in. So, galing po sa kanyang previous year or previous grade, siya po ay nanggaling sa ibang school. And then, dito po ngayon, sa school natin, nag-i-enroll. Kaya, dapat siya ay move in. Ang tanong po doon sa pag-enroll po kasi, nakalagay po doon, is the learner moved in or transferred in? Siguro po ang naklik ng advisor or ng teacher ay no. Samantalang ang bata ay move in. So, kaya ito po. Ngayon, ang gagawin po natin mga ka-LIS ay i-click lang po natin ang move in. So, once po na i-click po natin ito or i-tap po natin ito, itong action na ito na move in, ayan. So, pag i-click na po natin, ito po ang magiging kasunod na mukha ng inyong dashboard. Okay, so once na ito na po ang lumabas sa inyong dashboard, ang gagawin nyo lang po mga ka-LIS ay i-click po natin ang submit. Okay, so once po mga ka-LIS ay maklik na po natin ang submit, makikita po natin dito sa dashboard ang learner enrollment updated. So ibig sabihin po na-update na po ang status ng learner. So ngayon, kapag yun na po ang lumabas, na ibig sabihin na update na, okay na. Okay, so kung mapansin nyo po, ang nakalagay na po ngayon ay one pending transfers. So, samantalang kanina po ang nakalagay, one enrollment with dispute. So, ngayon po, hindi na siya. Ibig sabihin, na-resolve na po natin ang transfer issue ng bata na ito. Kaya ngayon, ang nakalagay, one pending transfers. So, aantayin na lang po natin or ang gagawin natin ay we will have to contact the previous school para po ma-confirm po nila ang bata na ito. So, yun lang po mga ka-LIS at sana po ay nakatulong po ito sa inyo. Muli po, thank you and God bless everyone.